po sa inyo lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment at nag-subscribe sa aking channel at patuloy po nanonood ng lahat ng video na aking ginagawa. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking gagawin. Ito na po yung part 3 ng ating digital timer connection and testing. So, nalaman natin sa unang part natin kung paano tinesting yung isang timer, kung ito ay merong delay at ito ay merong tinatawag na instantaneous, at ginamit na natin yung connection ng pin configuration ng timer natin na meron tayong 85, meron tayong 86. Pagdating ng part 2, binuo natin lahat. So, ibig sabihin, nagkaroon tayo ng dalawang grupo. Ito yung grupo ng dalawang ilaw, si B1 saka si B2. Ito si B3 saka si B4. So, ibig sabihin, kinoneksyon natin si 85, si 86, si 84, saka si 83 ng ating timer. At ang ginamit ko pang timer, ito yung tinatawag nating digital. At nag-testing tayo rin ng tinatawag nating analog. So, tayo na lang yung mag-set ng time nito kung gusto natin by the seconds, by the minutes, or by the hours. Siyempre, of course, sa demonstration, seconds na lang para medyo mas mabilis. So, ngayon this time, sa part 3 natin, eto na yan, etong lahat ng connection na ginawa natin ay paliliitin natin to. So, kaya tatawagin ko na siyang, ay, ang tawag ko ngayon dito, etong sirkito na to na napakarami, ay ilalagay ko na lang sa isang maliit na lalagyanan. At ito ay tatawagin nating tester ng ating mga timer. So, bakit dalawa yung socket natin? Meron kasing tinatawag na mini timer. Dito naman siya. 8 pins din to. Ito naman yung regular natin na 8 pins din na standard na timer natin. Maging digital o maging analog na timer natin. So, instead na bulb yung gagamitin ko, ang ginamit ko dito ay neon bulb or pilot light. 220 pareho to. So, pag nakaharap sa inyo na ganito, ito yung una natin. Ibig sabihin, ito yung 85, ito yung 86. Ibig sabihin, normally closed, normally open. Ito naman yung connection ng 14 saka 13. Normally closed saka normally open. So, once na sinwitch ko yan, makikita nyo at yung ilaw na to ay maya-maya ay umilaw yung kulay green, automatic, ibig sabihin naka-connection tayo sa delay. At usually sa 84 saka 83, doon na gaganap yung tinatawag nating instantaneous. Yung kapag inon ko to, umilaw to, at lumipat kagad yung ilaw dito, ibig sabihin wala siyang delay. Ito yung madalas kong gamitin pag nagtutroubleshoot ako sa industrial motor control. Kasi nga, kung gagawa pa ako ng ganitong sirkito, ay medyo napapatagal yung ating pagtutroubleshoot. Samantalang ito, ikakabit lang natin to dito, malalaman na natin kung defective yung ating timer. So, pagganahin ko muna ulit sa inyong harapan to, dahil ito yung ginawa natin sa part 2 natin, so, para mas makita nyo ulit, bago tayo pumunta sa diagram. So, on natin to. So, on natin. So, umilaw, lumipat. So, pareho silang merong delay sa ating tinatawag na digital timer natin. So, punta na tayo sa diagram. I-focus ko muna sa inyo to, tapos punta tayo sa diagram. Yung pinaka wiring diagram natin ng digital timer connection and testing natin. So, ito yung dalawang magkagrupo, si B1, si B2, ito si B3, saka ito si B4. So, ito yung timer natin. Mini breaker natin, then of course yung single fold natin. Okay, so i-off ko muna to, then i-switch natin si timer, i-switch natin ngayon tong single fold switch. Ayun, umilaw yung dalawang bombilya. Ayun, then lumipat na yung dalawa. So naka-set tayo ng 3 seconds. Okay, so ayan yung ating ginawa sa part 2. Ito naman yung gagawin natin. Papalitan natin tong lahat na to. Ito na ngayon ang kalalabasan ng ating
pinaka part 3 natin. Naging lumiit na siya. So, naging handy na. Pwede natin bitbitin kung saan man tayo magto-troubleshoot. Pero bago yan, tignan muna natin ulit yung ating diagram. Ito yung pinaka-ladder diagram ng ating digital timer connection and testing. Pero this time, tatawagin na natin siyang timer tester. Ayan, para pang mabilisan. Okay, so ikakabit natin si B1, si B2, saka si B3, saka si B4. Ito yung grupo ng ating 8586. So, iilaw kagad si 85, so si B1, kasi andito yung line 2, nandito yung line 1. So at the same time, pag nakuha na yung time setting, bababa to. So at the same time, bababa rin to. Pwede naman siyang walang delay, pwedeng dumiretso lang. Pag on ng switch, bababa dito. So iilaw na kagad si B4. So this time, dun sa tester na ginawa ko, ay binago ko ulit yung switch. Kasi magdidepende sa inyo kung gusto nyo kagang nakailaw. Katulad neto, pag inon ko, saka lang to iilaw. Pero dun sa tester na ginawa ko, ang naka-on na kagad yung ilaw, tapos saka ko lang lalagyan ng power yung digital timer natin or analog. So kaya this time, babaguhin ko ulit to. Yung switch natin ay dito lang mapupunta sa ating timer. So ito yung pinaka-switch natin. Okay, so at ayan ang nangyari dun sa mismong actual natin. Okay, so lahat ng terminal ng socket or base natin, ng timer natin, lahat makikita nyo merong wiring. So, umpisa natin. Ito si 5. Ito naman yung connection ng 6. Normally open, normally close, kaya umiilaw kagad do. Sa kabilang side naman, ang close ay 4. Ayun, kaya umiilaw kagad si bulb 3. Maya-maya, after time setting, o kung wala tong delay, kusang lilipat na kagad to. Kung ito ay may delay, bibilang pa ng kung ilang segundo bago to lilipat dito. At yung line 2, pinagsama natin dito, pumunta sa terminal number 2. So, sa ating linya ng ating timer. At ganun din dito sa kabila, yung ating 3 saka 4. Then, of course, syempre, babaguhin na natin yung connection nito dahil since dito ko siya ipinasok, para mag-on na kagad siya, ito ay idediretso ko. Pero kung gusto nyo naman na ganito na rin, at least, wala namang problema yan. So, ang nangyari lang dito ay, dito ko inilagyan ng switch. Ibig sabihin, nakarekta. Dito ako naglagay ng switch. Kasi nga gusto ko kagad na kapag inon ko, iilaw na kagad yung dalawang bombilya natin. Tapos pag inon ko to, saka lang masusuplayan yung timer para mag-interchange yung ilaw natin. Si 1 papunta kay 2, si 3 papunta kay 4. So kung ready na kayo, ipapakita ko sa inyo yung actual na ginawa ko para nang sa ganun ay meron na tayong pang-testing ng iba-ibang klaseng timer. Okay, so ready na tayo. Itong circuit na to ay tatanggalin na natin. Kukunin natin tong pinaka-timer. Paliliitin na natin to. Kasi kung ganito yung magiging testingan natin, masyadong bulky. Ito na ngayon siya. So, ang connection natin ay yung pinakita kong diagram. Ang ginawa ko lang, pinaral ko lang to dito para maging 2-in-1 siya. Pwedeng timer na miniature, pwede rin yung mga malalaki. So, papakita ko na lang sa inyo yung pinaka-diagram. Medyo magulo yung connection nito. Pero ayun na rin yun, yung pinakita ko sa whiteboard. Ayan. Instead na malalaking bombilya, ginawa ko lang ay ito ang ginamit ko. Yung mga neon bulb or pilot light na 220 volts para medyo maging handy naman tong ating tester na to na bibitbitin natin. So, okay, so balik ko na, sasara natin to dito at ang una natin titestingin ay yung mini nating timer. So ito yung saksakan ko. So ganun pa rin, ito si 8586, ito yung 14 saka 13. So kaya titignan nyo lang yung pag-ilaw nito. So kakabit ko muna to, then medyo set ko lang sa medyo tama-tama lang. So mapapansin nyo, pag sinaksak ko, naka-on na kagad. Kaya ayun yung sinasabi ko kanina, na depende sa inyo. Pag saksak ko dito, naka-on na kagad yung dalawang red. So pag in-on ko, dapat lilipat dito sa kabila. Pag
pag nagkaroon ng time na lumipat dun sa green, ibig sabihin pareho silang delay. So, i-on ko na tong switch natin. Tignan natin yung kulay green. So, ang umiilaw ay red. Tignan natin yung kulay green. Ayun. So, umilaw sabay. Ibig sabihin, pareho silang delay. Good yung ating mini na timer. So, ulitin natin. Medyo pabibilisin lang natin ng konti. Ayan. So, nakailaw yung red. I-on ko. Ayun, umilaw na yung green. Ayan. So, sabay sila. So, ibig sabihin, pareho silang delay. So, maganda tong timer na to. Patayin natin. So, ang i-testing naman natin ay yung digital natin. So, hindi na kayo magkakamali kasi meron tong gatla. Okay, so, i-on ko. Nakailaw na kagad. Okay, so, patayin muna natin. Ayun. So, nakailaw to. Wala pa yung ating timer. So, pero may supply na kagad si B1, ito naman si B2, si B3, tapos si B4. Okay, so i-on ko, tignan natin kung may madi-delay na isa o merong mabilis na mag-switch. Nakailaw yung dalawang red. So, tignan natin. Ayun, nagsabay pa rin yung green. Ibig sabihin, pareho silang delay. 8586, 1413, so automatic ay pareho silang delay. Walang instantaneous. Okay, so ulitin ko, nakailaw to, i-on ko to, nagbibilang, so lipat ko dito, ayun, umilaw na yung kulay green. So far, buo yung ating timer na to. So, okay, so good na good. So, gagamit naman ako ng isa na ating analog timer. So, actually, pwede namang hindi tawagin tong analog. Nagkataon lang na meron akong digital. So, kaya tinatawag nating analog. So, timer pa rin naman yan. So, isa-set natin. So, naka-on yung dalawang red natin. So, i-on ko yung switch. Tignan natin yung green pag in-on ko doon. Okay, so, time settings natin. Okay, so, matagal yata. Medyo i-adjust natin ng konti. Medyo, ayun, okay, so, pabilisin natin. So, tignan natin, pag inon ko, nakailaw yung red, oh. Tignan natin kung iilaw kagad yung isang green. Pag umilaw, ibig sabihin, instantaneous. Ayun, oh, nakailaw kagad, oh. Pag switch ko, yung isa naka-delay, oh. Ayun, may delay. Ito yung delay, ayun yung instantaneous. Ibig sabihin, pag inon ko, lipat kagad yung power nung red, papunta dun sa green. So, ulitin natin. So, naka-red tayo. So, tapos sa kabila, ililipat ko yung switch. Ayun, umilaw kagad yung green. Tignan nyo yung isang green na to. Ayun, may time settings tayo. Ayan, so, ibig sabihin, good yung ating timer. So, meron siyang delay. Yung 1-4 saka 1-3 ay instantaneous. Okay, so, pero kung akong tatanungin nyo, mas gusto ko parehong merong delay. Kasi pag nasira yung 8-5-8-6, pwede nating i-transfer to sa 1-4 saka sa 1-3. Okay, so, isa pa, nakailaw, walang ilaw sa kabila, pag switch ko, iilaw agad yung isang green. Then, after time setting, iilaw naman yung isa. Ayun, okay, so good. Ayan, nakatapos na naman tayo ng isang laboratory. Kung ano yung ginawa ko sa part 1, part 2, part 3, kaya lang this time ay pinaliit ko siya para magamit ko siyang tester ng mga timer. So muli po, maraming salamat sa inyo. Mag-ingat po tayo lagi-lagi. Salamat ulit sa inyong lahat. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!